Yo, good morning! Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel, ang Arsene Silog TV. For today's video, mga kalapatids, mga kabor, is may unboxing tayo na ibon. Unbox yung tawag, mga kabor, kasi hindi naman nakabox yun. Nakatibox yung mga kabor, galing sa isang pinamalupit na puncher na dito sa Iloilo. Binigyan tayo ng isang ibon na pangarap natin na kulay. Yung mga kabor, hensya. At ang kulay niya is... pula, mga kabor. Galing ito kay Sir Patakik ng Molo, Iloilo, mga kabor. Binigyan tayo ng isang ibon na hen na magiging pundasyon na naman natin sa next na mga season ng ating race, mga kabor. Bagay na bagay dun sa isang pula din natin na checkered na si na cup natin. Ayun po, mga kabor. Pakikita ko sa inyo maya-maya. Pero update muna tayo dito sa mga ibon natin, mga kabor. Ito, yung blue bar natin. Kung nakikita nyo po yung paayan nung nagputik, mga kabor. What? Nagpa-low fly ako. Apat sila, mga kabor. Yung entry natin sa IRPS tsaka sa Ilupab. Pero ito yung naka-uwi dito. Yung tatlo wala pa dito, mga kabor. Ayan, yung blue bar natin. Ayan, nagputik siya, mga kabor. Yan yung hindi ko maiwasan dito, mga kabor. Kasi may palayan sa tabi namin dito. Halos mga katabi namin dito ay sa palayan. Kaya yun, nagbukid yung mga ibon natin. Ayan, mga kabor. Nagputik, oh. Pero hindi naman siya nagtagal. Pero yung tatlo, hindi pa naka-uwi hanggang sa ngayon. Wala namang tanim na palay. Kaso inararo lang yung taniman. Kaya iba ka ba? Anong inutukan nila doon? Baka yung mga bato lang, mga putik. Ayan, iba ka ba? Anong pwede nga. Asana yung taniman doon. Iba ka ba? Batang hilig nila pumunta doon, mga kabor. Mga ilang days na ata na nalalata ko na pag umuwi sila galing ng routing natin is palaging nagputik yung mga paa. Ayan. Ayan, kaya nahihirapan tayo dito. Kaya minsan di tayo nagpa-follow fly sa kanila, mga kabor. Ayan, yung mga youngbird natin, ayan, nakatingga. Di ako nagpalipad, ayan. Ayan, kung nakikita nyo po yung mga paa, oh. Ayan. Pero yung iba wala naman. Siguro hindi nagdadapo. Pero yung iba nagdadapo talaga, mga kabor. Ayan. Kaya di ako nagpalipad sa ngayon, mga kabor. Ayan po. Update din tayo dito sa anak ni Tico Junior. Ayan, oh. Medyo malalaki na. Ayan, oh. Ni Bagito Iho pala. Bagito Iho Junior. Ayan. Ayan, mga kabor. Ayan, yung isa dito is mapupunta sa ating kaibigan. Try natin yung anak ni Bagito Iyo sa kanya, mga kabor. Yung isa sa atin, try din natin, mga kabor. Lagyan lang natin ng ring na tawag yan, kum ring, yun. Eto, si Blue Bar, may kapares dito, wala pa namang itlog. Ayan, naglilimlimlim lang, wala pa namang itlog. Ayan. Pero magandang motivation yan, mga kabor, sa kanya na umuwi kasi may kapares na. Kasi abandoned siya ng IRPS, 120 days natin, mga kabor. Ayan. Ayan yung mga ibon natin dito, mga kabor. Dito si Hen Hen ay si Kuyo Girl. Ayan, oh. May itlog din. Ayan, oh. May itlog siya dito. Yung magiging anak nito, mga kabor, is pa bigay natin sa mga panshare doon sa Igbaras na nagsisimula, mga batang panshare doon. Ipa ano natin to, pamimigay natin ng sa ganun is makaumpisa sila ng kanilang mga ibon na talagang hindi naman natin masasabing tawag dyan mamahaling ibon, pero kumbaga is ito, subok ko na si Kuyo Girl. Na-erase ko na to ng Kuyo, finisher ng Kuyo, tapos si Kugon Island. Ayan, nagtapos na ng mga race. Ayan, nakacross dito yung anak na yung isang kak natin na tatay ni Bor. Ayan, oh, si Maoy natin. Ayan, yung maging inakay nito, mga kabor, is pamimigay natin sa mga panshare dyan sa Igbaras. Yun po, mga kabor, nang sa ganun is matry din nila yung linyada ng ating ibon dito, mga kabor. Yun po. Update din tayo sa mga super sa mga ibon natin na dumagiti na 120 days natin. Ayan, oh. Yung isa natin na nakakumring, ito na siya, mga kabor, bago natin ipakita sa inyo yung anti-box natin na ibon na galing kay Sir Patakik. Yun po, mga kabor. Tapos ito yun, oh, mga kabor, yung super set natin na isa ito. Tapos ito yung kapatid magkanis mate. Ayan, oh. Ako ba kung nakikita nyo? Ayan, hindi kasi kita against the light, pero ayan, oh. Super set yung ring nito, mga kabor, na dumagiti 120 days. May dalawa tayong super set, ito tsaka ito. Tapos may tatlo pa tayong kumring. Tawag yan, regular ring. Ayan, oh. Si Bubar, nakapatid ng Bubar natin, na anak ni Kuyo Girl at saka ni Maoy. Ayan po, mga kabor. Ito yung anak. Ito naman is anak ito ng ating Tico Lines na Lola. Ito na yung anak, cross sa tatay ni Tico Junior natin, mga kabor.
itong try ito naman yung i-try natin sa South race natin, mga kabot. Titingnan natin kung maganda rin yung uwi niya sa darating na race niya sa December, mga kabot. Dun sa kabila, puntahan din natin yung last natin na nilagyan ng ring. Yun, malaki na rin, mga kabot. Pakikita ko rin sa inyo, mga kabot. Yung ibon na yun, mga kabot. Yun, puntahan natin dun. Yun, mga kabot, ito po siya, yung pinaka-last natin na inalagyan. Sa last video ko is napakita ko na rin sa inyo tong ibon na to na nilagyan natin ng ring na parang pag-PHH type. Ayan, ito na siya, mga kabor, malaki na, mga kabor. Malapit na natin i-harvest to. Anak to ni Pula, mga kabor, na kak natin. Ito yung naging anak niya. Ang pagkapares nito is blue bar, mga kabor. Magkapatid to, nestmate. May kasama tong may kapatid tong blue bar na niringan din natin ng super seat ang ibon na to. Ang kapatid niya, mga kabor, I mean, mapupunta sa pinsan natin. Yun po, try natin doon sa kanya. Kasi gusto niya rin mag-try ng ibon natin dito, mga kabor. Ito po yung isa last nating sinuksukan ng ring, mga kabor. Tapos punta din natin yung anak ni Tico Junior. Kumustahin din natin, mga kabor. Isang naka-regular ring din na pang lumagiteris natin. Punta natin doon sa kabila, mga kabor. Yan, ito po siya, mga kabor. Manang-mana sa kulay ng tatay niya. Yan, o chicker din, parang kulay itim. Naka-ring siya ng regular ring, dumagiti race natin sa darating na December. Ayan o, malaking ibon din, mga kabor. At ang lapa din ng katawan. Ayan o, yan siya, mga kabor. Ayan, manang-mana talaga kay Tico Junior. Malamang kakto, mga kabor, kasi yung binigay natin sa pinsan natin is hen. Kaso nagkasakit dun sa kanya. Ewan ko ba kung walang update dun kung buhay pa ba yun or tuluyan ng humanaw yun, mga kabor. Ayan, ito po yung anak ni Junior na pang 120 days natin tawitagat yung race nito, mga kabor. Ayan po. Puntahan din natin yung sinasabi ko na unboxing natin, anti-box natin na ibon na galing kay Sir Patakik, mga kabor. Yun po, makikita ko rin sa inyo yun. At magandang ibon yun, mga kabor. Kulay hen, ayan. Kulay red, mga kabor, I mean. At hen siya, mga kabor. Puntahan natin doon, mga kabor, at makikita ko sa inyo. Yun o! Mga kabor, hawak. Ito na yung, ayan o. Ayan yung T-box natin. Dito ko nilagay, mga kabor, muna. Pinayin natin muna ng antibacterial lang sa ganun, mga kabor. Kung may dala man siyang bacteria dito sa loob is ma-prevent muna natin bago pinisampa dun sa mga ibon natin. Kasi nga po, mga kabor, is usong-uso ngayon yung adenovirus. Yan po yung number one na sakit ngayon. Green light, tsaka yung virus. Kaya yun, mga kabor, pag mayroon tayong bagong ibon, sa mga newbie dyan na may mga bagong ibon na kasampa lang sa inyong loob, is huwag nyo agad ilagay sa inyong loob direkta. Kasi nga po, is minsan yung mga ibon na hindi natin alam, mayroong sakit yan sa loob ng katawan, tapos maipot nila sa kanilang mga loob, pakapaka ng iba. Yun yung nagkakos ng sakit sa ating mga ibon. Kaya yun, payo ko sa mga newbie na katulad ko na nag-uumpisa mag-ibon. Kapag meron kayong ibon na hindi sa inyo or binigay sa inyo o iniregalo sa inyo, huwag nyo munang ilagay sa loob nyo. Ang gawin nyo is painumin nyo muna ng antibacterial. Nang sa ganun is ma-flushing yung mga bakterya sa loob ng katawan niya, mailabas niya. Within 3 days or 1 week na ibukod nyo muna yung ibon na sa ganon, huwag magkasakit yung ibon nyo kung meron mang sakit. Ayan. Yan po, mga kabor, simple tips lang yan pero effective naman yan. Kahit sinong puncher na malalaki, malalakas na mga puncher, newbie man or old puncher, yan yung ginagawa kapag merong bagong ibon. Kaya yun, mga kabor, yan yung pong mabibigay ko na tips sa inyo sa araw na to. Kapag meron tayong ibon, huwag nyo munang ilagay sa inyong loob. Nang sa ganon is hindi mahawa yung ibon natin kung meron man siyang dalang sakit. Yun po, mga kabor, bago hahaba yung video natin, ang hahaba na naman ito. Meron tayong anti-box dito. Kukunin ko lang. Ayan, mga kabor, kunin natin dito sa loob, mga kabor. Ayun, hawak na natin yung ibon. Ito na siya, mga kabor. Ayan, yung kulay niya is red chick. Hen siya, mga kabor. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan siya, mga kabor. Pulang ibon. Napakagandang ibon galing kay Sir Patakik Lop. Ayan po, mga kabor. Ayan. Ang yung eye sign niya, mga kabor. Ayan. Oh, no.
Ayan, di ba? Ang ganda mga kabor. Ayan, kung nakikita nyo po is kulay pearl eye siya mga kabor. At ang kanyang ring band is secret na lang mga kabor. Ayan, hindi natin ipakita. Pero napakagandang ibon. Ayan, kahapon is nakuha ko to sa isang kalapatids natin dyan. Ayan, shoutout nga pala sa mga kasamaan ko dyan kahapon sa bahay ni Sir Jumer. Ayan po, shoutout kay Press Tristan Alanya, kay Kits Alibuon, kay Raymond, Sir Raymond, kay Sir Patakik, kay Sir Spartan, kasama natin dyan. Kahapon pumunta dyan sa bahay ni Sir Jumer. Ayan, kay Press Tristan, shoutout sa iyo. Ang aming presidente ng IBRPC na club mga kabor. Ayan po, ito po yung ibon. Ayan o, pangarap ko to na kulay mga kabor, yung pula. Kasi meron na tayong pula, pero yung pula ay skak. Kaya inahanapan ko mga kabor ng hen at kulay na pula. Para nang sa ganun is makross ko sa pula ko na kak. Kaya yun, mabuti naman is binigyan tayo ni Sir Patakik ng hen. Ayan o, ang line siguro nito is basra. Oh my god. Hindi ko lang tansya, pero yun yung sabi sa akin, basra at itong line mga kabor. Salamat nga pala sir, kasi pangarap ko na magkahen na kulay na pula. Kaya yun, binigyan tayo ni Sir Patakik. Yan po, shoutout Sir Patakik Lok, shoutout sa iyo dyan sa pagbigay sa ibon na to. Next season, next na mga race is try nating i-cross doon sa pula natin para magkaroon tayo ng off color. Kasi kadalasan yung nire-race natin dubar, kickered. Yan po, meron tayong mga off color dito pero wala pang laro. Kaya yun, ito muna, ito sa next season na mga race is ito yung try natin i-cross doon sa ating ibon na si pula. Yun po, titingnan natin yung magiging anak nito sa darating na next season na mag-re-release na ng mga ring na bago. Ayan, sa 2022 next year. Yun po mga kabor, ito po yung red check natin na in-unbox natin sa ngayon mga kabor. Napakagandang ibon. Sobrang saya ko mga kabor nang nagkaroon na tayo nito. Kasi pangarap ko lang to noon na magkaroon ng hen na kulay pula. Ngayon, hawak na natin mga kabor. Ayun, ang saya ko mga kabor. Ayan, masusubukan ko na sa next next race natin mga kabor sa next season. Ayan po mga kabor. Ayan siya mga kabor. Ayan eh. Ayaw magpa ano. Ayan mga kabor. Ayan po mga kabor. Sobrang mahaba na naman yung video natin sa araw na to. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang suporta. Happy 300 subscribers na tayo mga kabor. Sana sulid na ating supporters dyan, sulid na subscribers, sulid na mga nanonood sa YouTube channel ko. Huwag kayong magsawang manood sa ating channel. Ang sa ganun is dumami pa tayo ng dumami na sa ganun. May balik na natin yung mga inyong mga suporta sa atin mga kabor, mga kalapatids. Yan po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe nyo na, RCNC Love TV. Tatak butong nun, yun po ang aking channel. At huwag nyo na rin kalimutan na pindutin yung subscribe button, notification bell, para nang sa ganun is always kayong ma-update kapag may bago akong ilalabas na mga videos mga kabor. Kaya yun, maraming salamat ulit sa inyong lahat sa suporta, sa mga subscribers. Maraming salamat sa lahat ng nagko-comment. Sa next video, shoutout ko ulit kayo. Ang sa ganun is maibalik ko naman yung pag-suporta nyo dito sa aking channel. Yun po mga kabor, mahabang-mahaba na talaga yung video natin sa araw na to. At peace tayo mga kabor, ingat tayo palagi, stay safe lang mga kabor. Happy flying, peace brother.